Isang pagbabalik talaktakan na naman sa ating lahat, mga kasaysayers. At sa araw nito ay ating pag-aaralan ang introduksyon patungkol sa kasaysayan. Ano nga ba ang kasaysayan? At bakit kailangan nating malaman ang kasaysayan ng ating bansa? Sa araw nito, alamin natin ang kasaysayan noon, salaysayin, aralin, at tuklasin with Proplay kasama natin. Higit dapat nating mabatid ang ating kasaysayan na siyang ating pinagmulan ng ating pagiging Pilipino, ng ating sariling kultura at ang pagkakaroon ng ating sariling wika. Sa etimolohiya nitong pagpapakahulugan, ito ay mula sa salitang Griego na historia o sa Ingles ay tinatawag nating history at sa ating wika ay tinatawag nating kasaysayan. Nang ibig sabihin ay inquiry. Ibig sabihin, kinakailangan sa pag-aaral ng kasaysayan ang pananaliksik o pag-aaral. Kung kaya tinatawag itong agham sapagkat kinakailangan na magkaroon ng dokumento na siyang nagpapatunay kung ano ba ang tunay na nangyari sa nakaraan. At ito ay ating malalaman kung tayo'y magkakaroon ng pananaliksik o pag-aral na siyang dapat na maging target ng mga nag-aaral ng kasaysayan. Samantalang, sa ating wikang Filipino, ang kasaysayan ay may salitang ukat na saysay, nang ibig sabihin ay may halaga o may kwenta. Sapagkat kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan, lubos nating mauunawaan ang mga nangyari sa nakaraan na siyang magiging gabay natin sa kasalukuyan at sa magiging hinaharap. Kung ating ihimay-himayin ang salitang kasaysayan, tayo'y magkakaroon ng isang salitang ugat, ng isang hulapi at isang panlapi. Ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay, nang ibig sabihin ay may halaga o importansya. At ang hulapi na yan o yan ay kung idadagdag natin sa saysay ay magiging saysayan o nagsasalaysay. Kung kaya't ang mga guro ng kasaysayan ay dapat na ikinukwento o sinasalaysay ang mga nangyari sa nakaraan. At ang panghuli ay karelasyon. Ito yung pagkakaroon na ugnayan ng tao sa kasaysayan na siyang binigyan ng diin ni Professor De Viana. Sa madaling sabi, tandaan lamang natin ang tatlong parirala patungkol sa kahulugan ng kasaysayan. Ang unang parirala ay pag-aaral o pananaliksik. Tandaan, ang kasaysayan ay isang agham na kinakailangan ng mga pag-aaral at pananaliksik na siyang magbibigay sa atin ng mga dokumento na nagpapatunay sa mga nakaraang pangyayari. Pangalawa, ang kasaysayan ay hindi lamang dapat kinakabisado o minimemorize ang mga dates, ang mga characters, ang mga bansa, kundi dapat lubos nating maunawaan ang mga nangyari sa nakaraan upang ito'y magbigay ng aral at magbigay ng saysay at kahalagan na maari nating i-apply sa ating buhay. Kapag nagkaroon ng saysay, ang mga kasaysayan ay magiging payak sa atin na harapin natin ang ating kasalukuyan sapagkat natuto tayo sa mga kamalian ng nakaraan na siyang dapat nating maiwasto at hindi na muli pang mangyari sa kasalukuyan at sa hinaharap. Samantalang, sa isang malawak na pagkakahulugan ni E.H. Carr, ang kasaysayan ay walang hanggan ng ugnayan na ngayon at nakaraan, kung kaya't hindi mo pwedeng maipaghiwalay ang nangyari sa nakaraan at maaring mangyari ngayon o sa magiging hinaharap. Ang tatlong ito ay makakaugnay at ang kasaysayan ay patuloy na umiikot lamang sa kanila, kung kaya't ang kasaysayan ay maaring mangyaring muli. Kaya't higit na binibigyan ng focus o higit na responsibilidad ng mga historiador na maunawaan ang mga kaganapan ng nakaraan. At kapag mas lubos nilang naunawaan, ay maaari nilang ibigay sa atin
kung anong kanilang pagkakaunawa na siyang maaring maging susi natin sa pagkaunawa sa kasalukuyan at sa magiging hinaharap. Mula naman kay Durant, binigyan niya ng pagpapakahulugan ang kasaysayan bilang a narrative form of what civilized men have thought or done in past time. So, ang ibig sabihin, ito ang kontribusyon ng mga sibilisadong tao noong unang panahon o maging sa kasalukuyan kung paano nagkaroon ng pagbabago sa mundo. Halimbawa, ang sibilisasyong Gresya o ang sibilisasyon sa Gresya na kung saan ay nagkaroon ng demokrasyang klase ng gobyerno na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Pangalawa, sa isa namang pagpapakulugan mula kay Lord Acton, history is the unfolding story of human freedom. Sa kanyang pagpapakahulugan, binigyan naman niya ito ng socio-political definition ang history, kung saan ang mga tao ay may karapatan. Karapatang mabuhay, karapatan sa kalayaan, karapatang makapagsalita, at karapatang makapagpili na dapat nating patuloy na ipinaglalaban, sapagkat sa kasaysayan ay maraming diktator, maraming mga pinuno na kung saan ay binusalan ang mga bibig ng mga tao at hindi sila nakalaban para sa kanilang kalayaan. Kaya't ang kalayaan ay dapat nating pinag-iiting at binibigyan ng pagpapahalaga. Ngunit hindi dapat labis na ginagamit. Dahil sa Gresya nagsimula ang kasaysayan sa pamumuno ni Herodotus, kung kaya't siya'y tinawag o kinilala bilang ama ng kasaysayan sa Gresya. Sa katunayan, siya rin ang unang tao o unang Griego na sumulat ng librong pangkasaysayan na tinawag na The Histories. Ang The Histories ay mga kwento patungkol sa pag-usbong at paglawak o paglawig ng Imperyong Persyano sa Asya sa pamumuno ni Haring Cyrus the Great, Darius the Great at ang panghuli ay si Xerxes. At habang umuusbong ang pag-aaral ng kasaysayan sa Gresya, isa pang historiador ang nagpakilala sa kanyang panahon. Siya ay si Thucydides na kung saan ay naging mas malawak ang kanyang ambag sa kasaysayan sapagkat gumamit siya ng historical method sa pananaliksik ng mga nangyari sa nakaraan. Sa katunayan, sinabi niya na ang kasaysayan ay bunga ng sanhi ng mga desisyon ng tao sa nakaraan. Gumawa at sumulat din siya ng librong Ang Kasaysayan ng Digmaang Peloponnesian. Ang digmaang ito ay sa pagitan ng dalawang city-states ng Greece, sa pagitan ng Spartans at ng Athens. Ngayong alam mo na ang kahulugan ng kasaysayan mula sa iba't ibang perspektibo at mula sa iba't ibang tao, ano naman kaya ang sarili mong kahulugan ng kasaysayan? I-comment mo na yan sa ating comment section sapagkat sa susunod na video ay aalamin naman natin kung bakit mahalaga ang kasaysayan at ano ang kahalagan ng pag-aaral ng kasaysayan. Huwag ninyong kakalimutan mga kasaysayers na mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-ring ng bell para sa marami pang updates at videos ng ating aralin. Muli, kasaysayan noon, salaysayin, aralin at alamin natin ngayon with Prof. Lay kasama natin.